What's up mga katnisya? Nagbabalik ang DIY Pinoy Technicia. Sa mga hindi pa nagsusubscribe, guys, masubscribe na kayo. Click notification bell button, click na notification nyo rin ang mga videos. So yun guys, yung nakikita nyo na yan na device sa unahan ng video natin ay pambutas po natin yan ng Type-C. Yan. So, kaya ang nakalagay dyan sa title natin ay paano magbutas ng Type-C port sa madaling paraan. Ayan. So, pakita ko muna sa inyo to para may idea kayo kung ano ba to. So, ito guys ay syempre battery. So, kung nakita nyo yung voltage niya, ayan, nominal voltage 3.7 volts. Syempre, maximum voltage niya ay 4.2 volts. At may laman siyang 2,100 milliamps an hour or 1.2 amps an hour. Meron po tayo ditong boost converter. So, from sabi natin 3 volts up to 5 volts na yung output niya. Pang ano kasi ito guys eh, pang USB eh. So, tinanggal ko yung USB port or USB type A port. Inalis ko siya dyan. So, ang pinalit ko rito ay itong tag dito. 3.5 millimeter na plug. So, sa audio plug po to. Tapos sa likod niyan, meron po tayo dyan charging module na TP4056 module. Ayan guys. Tapos meron tayo ditong switch. Ayan. On-off switch siya guys. At para saan ba to? Bakit napunta tayo dito sa device na to? Kasi guys, ang gamit natin dyan ay ito guys oh. Baby plug. Ayan. So, ito po ay sa TS-80 or TS-80P na soldering tip. So, nasira na kasi yung soldering tip niya. So, sobrang nasobrahan po kasi yung paggamit ko nito dati. So, natanggal yung pinaka-tip niya. Hindi kinaya. So, ngayon ang ginawa ko, ayan. Ayan, nilagyan ko siya ng Type-C port. So, ito yung Type-C port. Ito siya guys. So, inalis ko yung itim. So, alisin lang yung itim na yan. Yung mismong connector niya. So, ito na yung connector niya. Pagka inalis nyo guys. Ayan. So, ayan na siya. So, mangyayari sa kanya guys ay ayan. So, etong nandirito is copper. Zoom in natin. Ayan, so copper po ito, itong simula dito, or simula dun sa loob, nakapunta po yan dito pa ikot, tapos naka letter T po siya. Ayan, so naka, pag ganito siya guys, so, wala tayong pang ano eh, ito. So, ito guys, nandito yung copper niyan, simula dito, pag ganito, ayan. Tapos hanggang dito yan, sa dulo. Ayan, guys. So, yung ginawa ko dito ay nag-spot weld ako dito ng tag dito ng strip na nickel met ano yan, nickel strip ng battery. Tapos yan guys, nilagyan ko siya ng high temperature na soldering lead. Okay, so yung mga high temperature soldering lead nyo dyan na peke na sinasabi nyo, hindi po siya peke. Bale, high temperature talaga siya. So, kahit na anong soldering tip pagamitin nyo, minsan hindi nyo kayang tunawin to. Pero, guys, ito pa rin ay lead pa rin siya. Pero, high temperature nga lang. So, yan yung sinaboy ko dyan. Yan ang binudbud ko dyan. Ayan. Kung nakikita nyo, guys, oh, punong-puno yan. Okay? Para makapit to. So, hindi basta-basta gumagalaw to guys. Hindi basta-basta niya masisira to. Kahit na sobrang baga na to, hindi niya pa rin kayang tunawin yan guys. Kasi nga, sobrang high temperature yung mga ganitong sinasabi niyong peke. Yung mga ayaw niyo gamitin, pero magagamit niyo pala in the future guys. So, kaya hindi ako nagtatapon ng ganito. So, LED pa rin siya guys eh. Okay? So, bakit hindi ko ginamit mismo yung ano nito, yung holder
So, pakita ko guys yung holder niyan para may idea kayo kung bakit ganito kalit lang yung ano natin, tip. So, ito po yung holder niyan. Ito. Ayan, TS-80 yung unang version. Ayan guys, TS-80. So, made by Miniware po yan guys. Ayan. So, collectible po ako ng Miniware, kaya yung makikita nyo sa akin na tools, tulad nito mga soldering iron, mga ganyan. Ayan, Miniware pa rin yan. TS-80P naman to. Halos magka-press lang sila, pero pag tinignan nyo rito guys, magkaiba sila. So, isa 12 volts 30 watts at isang 9 volts 2 amps or 18 watts lang to guys. Ito 30 watts na to, yung TS-80P. Tsaka maganda siya kasi ayan o, may pangtanggal siya ng tip. So kung mainit yung tip, lagyan kasi yan. So pagka tinanggal nyo, yun. So bakit hindi ko ginamit tong holder na to? Kasi iba na po yung ginamit kong tag dito, wire. Itong filament wire niya guys. Iba na po kasi yung filament wire na yan guys. So, kaya mangyari dyan, pag pina-on ko siya, nagbabaga to talaga guys. Magbabaga at magbabaga siya. So, mapuputol lang yung wire. Okay, kaya ang ginawa ko, so kahit na 5 volts, 1 amp lang to, at least hindi niya kayang putulin yung wire guys, yung filament natin. Okay, kasi tinry ko na siya eh, nagbaga siya tapos naputol lang yung wire. Sinayang ko lang yung alam niyo yun, yung pag ano ko, pag rewind ko lahat ng oras na sayang nung ginamit ko to. Kaya eto, ayan, nakikita nyo. So pag inon ko siya, nag-on yung ano nyo, yung indicator. Kapag kawala siya guys, hindi siya mag-on. Ayan o. Ayaw niya mag-on. Kailangan nakalagay yung filament para mag-on. Ayan. Ang galing na. Nagde-detect siya kung may load. Okay? So, para patunayan ko sa inyo na collectible po ako ng Miniware. So, ayan guys. So, TS-100. Ayan. TS-100 ng Miniware. So, wala siyang ano, wala siyang, ito guys, ito yung logo niya, ayan, o, oh, Miniware, TS-80, TS-80P, tapos yung, ano natin, hot plate, mini hot plate, mini hot plate 30, mini hot plate 50, ayan, sa Miniware yan, ayan guys, o, oh, may nakasulat Miniware, tapos, yung power supply natin, dalawang Miniware po yan. So, ito po ay, saan na yun? Ito guys. So, dalawang mini digital power supply na P906 or 906. Dalawa po yan guys. Ayan. Okay. Tapos, syempre isang, ayan guys, ito. Ito guys. M01. Okay? So, meron din tayong digital tweezer. Ayan guys. So, ito mismo yung pinaka-digital niya. So, pang test po yan ng mga SMD parts. Ayan guys. Para nakikita nyo lang. Siyempre yung ano natin guys, electric screwdriver, ayan, ES-15, Miniware pa rin siya guys, oh. So, matagal na po tayong fan ni Miniware, ayan guys, so, hanapin ko pa iba, wait lang. So, ito guys, yung isa pa, ayan, Miniware pa rin siya, ayan, digital oscilloscope siya guys, so, pakita ko sa inyo, ayan. Tada! Ito niya guys. So, 4 channel po siya. So, channel A, channel B, channel C, channel D. Ayan. Okay? So, ang galing na. Liit lang ng oscilloscope ko na guys na. So, meron pa ba? Tignan ko nga.
So yun guys, wala na pala. So bale, ang pinakalas niyan guys, yung bibiling ko yung ano, yung electronic load. Ayan. So yung electronic load kasi guys ay 60 volts tsaka 10 amps yung capability niya. Pero 100 watts lang yung talagang maximum niya. So mga naglalaro lang doon yung pwede niyong i-test. Ayan. So, ayan, alisin natin yan, guys. Ito nga pala, guys, yung bala ng TS-80P at saka TS-80. Ayan. So, madami po yan, guys. Madami ko reserva. So, ayan. Ito naman, guys, yung sa TS-100. Ayan yung mga, ano niya, guys, tip. Ayan. Soldering tip ng TS-100. Kasama rin to guys sa tip ng TS-100. Ayan. So short tip po 'yan. Ayan. Maiksi lang siya guys. Ayan, maliit lang or maiksi. Ayan. So bale, ito nga pala guys ay na-test ko na. So ito yung pinang-test ko diyan. So nagsimula 'yan dito, ang pangit. Ayan, dito simulan 'yan, tapos sumunod dito. Tapos, ayan, sumunod dito. Tapos, yan guys, kung nakikita nyo, umukay na siya rito. Ayan, almost perfect. Ayan, tapos, ayan guys, perfect na siya. Ayan, o, diba? So, papakita ko pa rin sa inyo kung paano siya gamitin, syempre. So, on natin siya. So, ilang segundo, mga 30 seconds. Pag naka-on siya, bago natin siya pantutunaw guys. So, papakita ko sa inyo ha. So, on na natin siya. 30 seconds lang guys. Or 45 seconds. So, syempre kailangan natin ng PIM extractor. Kasi kung nakikita nyo rito guys, ayan o, may shadow siya ng PIM extractor. Kasi yung PIM extractor, ito na guys. So, ito. Andito na. So, wait lang guys ha. Ayan. So, naka-on lang ako guys ha. So, ayan guys, try na natin. So, ayan guys, ah, para nakikita nyo. Mabagal siya mag-tunaw kasi pagka binilisan natin guys ang tunaw niyan, yung plastic malulusaw agad siya guys. So dahan-dahan lang talaga ang pagtutunaw niyan kasi naman guys mag-drill tayo. So tapos hindi naman perfect. Ayan, mabutas na. Ayun, nabutas na guys. And then let go yung switch niya guys. So nilet ko na po na yung switch. So wait lang natin na lumamig kaya hindi ko siya inaalis kasi pagka inalis ko siya mababanat yung yung plastic. So kailangan bago natin siya alisin kailangan ay malamig na siya guys para hindi mabanat yung plastic. So ayan, tignan natin kung nababanat yung plastic. So, hindi na nababanat yung plastic. So, pwede natin siya guys alisin. Ayun. O, diba? Ayan guys. Ayan guys, oh. Oo. So, tabingiman yung pagkakaganon ko. Pero, nasa sa inyo na yun guys kung paano nyo kasi siya Pero at least yan, nakita nyo. Ano siya guys, maganda yung pagkakaano nyo. So, try natin dito. Ayan o, pasok na yung ano natin, type C. Ayan o, pasok na pasok. So, dito guys, lagay natin dito. So, kasi pambubutas ko to guys sa, sa gagawin kong project para hindi na ako magdi-drill. Ayan guys, so perfect siya. Oh. 'Di ba? Oh. Oh.
So kung ayaw nyo naman makita yung parang umbok-umbok na yan, pwede nyo guys gawin, i-blade nyo siya. Ito. Siyempre magkakaroon siya ng puti. Ayan guys. Paano mawala yung puti na yan? Gamit kayo ng torch na lighter guys. Merong nabibiling torch na lighter, diba? Yung ano lang. Yung tumutunog, paano ba? Yung malakas yung ano guys, yung narinig nyo yung lakas yung tunog niya, mga ganon. So, ganun to rin yan guys. Yan. Tapos, ganun nyo lang. Ayan, nawala na yung puti. Okay? Saglit lang yan sa torch. Pagka, yun ano nyo guys, yung dinaanan nyo lang, ayan, nawala na yung puti. So, diba? Oo. Okay, tabingi man yan kasi natabingi ko yung pagkakatanggal eh. So, ayan, kaya tabingi yan. Pero syempre, nasa inyo na yan guys kung paano nyo siya idadaretso. Okay, kasi pagka nagsimula ka na ng tabingi, matik yan guys, direct tabingi na yan. Kaya pagka ganito rin kayo, kailangan make sure diretso. Kasi, kaya ako natabingi rin to. Kasi, hindi ko siya, guys, makita ng maayos. Nasa video kasi, guys, eh. Or, nasa unahan ko kasi yung camera. So, kaya tabingi yan. Pero, kapag talagang focus ako, eh, diretso yan, guys. Okay? So, yung, ano niyan, eto. Ayan. Yung natanggal na plastic. So, paano tanggalin yan? Siyempre, pagka ininitan nyo yan, kasi ngayon hindi nyo matatanggal yan kasi nakadikit na yan eh. So, ininitan lang natin ng konti. Tapos, kuha tayo ng pantanggal. So, pwede ng blade guys. So, iniinitan ko siya. So, ayan guys, ang problema kasi nyan. Pagka dumidikit yung, pag dumidikit kasi yung wire niya, itong filament, hindi siya nagana. So, ayan. So, inita lang natin saglit. Tapos, makita niyo kung paano siya matanggal, guys. Madali lang siya matanggal kapag mainit na siya, guys. Ayan na. Oh. Ayan guys, natanggal. Oh, diba? So, ayan guys, ganyan kaganda po yung ano natin. Pangtanggal ng pang butas ng type C. Ayan. Oh, diba? So, ayan guys, at kung gusto niyo yung video ko, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, click notification bell button, click yung all guys. Bye. Peace.